Magandang araw! Kumusta? For today's video, isa na namang trending dessert recipe na ang sabi kapag tinamad ka daw ganito ang gawin mo. Pero ito ata yung dessert na kahit tinamad kang gawin, sobrang sarap pa rin at hindi nakakasawang kainin. At apat na sangkap lang gagamitin natin dito. Kaya naman kung interesado ka, panoorin mo hanggang dulo, tara at umpisahan na natin! Para sa unang sangkap, kailangan natin dito ng 2 manggang hinog, mas okay yung matamis ang gagamitin natin. Balatan at hiwalay lang yung laman ng mangga sa buto at hiwain natin ito ng pa-cubes. Pero kung tinamad ka talaga, wag na lang hiwain, balatan mo na lang ito at tanggalin ang buto. At dahil medyo sinipag naman ako, hiniwa ko na ito at nag-reserve ako ng konti para sa pang-toppings. I-set aside muna natin yan. Para sa pangalawang sangkap, gagamit tayo dito ng graham crackers. Durugin lang to gamit ang rolling pin. Pero kung wala ka namang rolling pin, durugin mo na lang ito gamit ang kamay mo. Mas mabilis at madali pa. Sa pangatlong sangkap naman, gagamit tayo dito ng all-purpose cream. At dahil hindi ako prepared na gawin ito at tinamad version nga tayo for today's video, na-chill ko lang ito ng ilang oras, pero kung masipag ka naman ay ilagay mo na ito agad sa ref gabi pa lang bago mo ito gawin kinabukasan. I-whip lang natin yan gamit ang electric hand mixer or wire whisk ng ilang minuto. Next, ilagay na natin ang pang-apat na sangkap, ang condensed milk. Nailagay ko na rin to sa ref ng ilang oras kasabay ng all-purpose cream, pero mas okay kung overnight. I-whip lang natin yan uli ng ilang minuto. Kalahati lang po pala ng lata ng condensed milk ang nilagay ko para hindi siya masyado matamis at hindi nakakaumay kainin. Pero kung gusto mo na mas matamis, ilagay mo na lang lahat, okay lang yan. After a few minutes, ilagay na natin ang nadurog na graham at ang mangga. Pwede na rin itong haluin agad at ilipat na ito sa lagayan, pero dahil mas gusto ko na malalasahan ko ang hinog na mangga at graham, dinurog ko na rin ito gamit ang potato masher. Pero kung wala ka talaga sa mood na gumawa nito at wala ka rin potato masher, diretso mo na lang yan sa lagayan at ilagay mo na agad dito sa ref. At dahil nga sinipag naman ako ng konti, ganyan na naging resulta at inilipat ko na rin to sa lagayang kagaya nito. Binantay ko na rin to ng bahagya at inilagay ko na rin yung tinira kong mangga para sa toppings para naman presentable pa rin tingnan kahit tinamad kang gawin. Takpan at ilagay ito sa freezer for at least 10 to 12 hours o kaya naman overnight. And that's it! Narito na ang resulta ng ating tinamad version ng Mango Graham Ref Cake o Mango Float. Napakaganda pa rin ang resulta, di ba? Hindi halata na tinamad version ito. I-serve na yan at i-share na sa buong pamilya. Enjoy!